Ang sikreto ko, guys, may anak na ako bago pa si Caleb at si Jarins yun. Ayokong sabihin kasi pinoprotektahan ko siya sa mga haters ko, bashers ko. Pero ngayon, alam nyo nang magkakaanak ako si Carla, yun ay si Caleb, diba? So feeling ko, syempre, bata yun, napapanood na. But yun, si Caleb, binavlog ko, binivideo ko, tapos yan ko siya mapakilala sa inyong lahat, guys. What's up mga ka-OFWB Hero? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFWB Hero. So yun nga ano mga ka-OFWB Hero, mapunta tayo dito kaya John Narens ng Brusco Brothers. Ano? Ito nga mga ka-OFWB Hero, noon time ng first na lumabas itong The Battle of the YouTuber, alam nyo yung emosyon ng mga tao na mga napapanooran siya. Eh talaga naman galit at saka inis na inis at tila parang gusto niya talaga saktan ng mga taong napapanooran sa kanya dahil sa kayabangan at pagiging bad boy ni John Narens ng Brusco Brothers. Siyempre, noong time na unang labas ng The Battle of the YouTuber, siyempre medyo baguhan lang ako sa pagiging isang vlogger mga ka-OFWB Hero. Ang nangyari kasi sa akin noon, is yung emosyon ko, yung inuuna ko na bakit ganito si Jonah. Wala akong pakialam kung ano yung character ba niya or sa social media niya or sa harap lang ba ng camera to. Ang nakikita ko, yun yung nagiging emosyon ko na gago talaga to. Kumbaga parang wala, meron bang magulang na nag-aaruga dito sa tao na to? Diba yun yung unang impression nyo dito nga kaya Jonah Renz ng Brusco Brothers mga ka-OFWB Hero, diba? Kumbaga parang sobrang pagka-badboy naman yung pinagagawa nitong taon to. Yun yung una kong naramdaman dito kaya John Narens ng Brusco Brothers mga ka-OFWB Hero. Kaya lagi kong sinasabi sa vlog ko noong matatandaan nyo na what if na magkaanak kaya itong taon to, magkaroon ng apo. Alam nyo mga ka-OFWB Hero dito sa social media, memories na natin yan eh. Kumbaga hanggang sa pagtanda natin, mapapanood natin yung mga pinagagawa natin dito mula nung first time na mag-asawa ka, ng kabataan mo, kung kailan ka nag-vlog, hanggang sa pagtanda mo, mapapanood mo yan. At lalong-lalo na, mapapanood ng mga anak mo yan at ng mga apo mo yan. Diba? Yun yung sinasabi ko mga ka-OFWB Hero. Ikaw ba, dapat mo pa bang pahabain yung paliwanag mo sa mga anak mo, sa mga magiging apo mo, yung pinagagawa mo dito sa social media? Eto nga mga ka-OFWB Hero. At dito, nakikita ko na yung unti-unting pagbabago ni John Narens ng Brusco Brothers. At dito mga ka-OFWB Hero, meron siya ipagtatapat sa atin patungkol sa pagiging ama ni John Narens ng Brusco Brothers. Eto, pakinggan natin. So may share lang ako sa inyo kasi tansya ko ito na yung pinakatamang panahon at oras para sabihin to. Kasi matagal ko na rin itong tinatago, sinisikreto sa lahat kasi hindi naman sa lahat ng vlog ko pinapakita ko yun. Kumbaga nahihirapan na ako na itago at nahihirapan na rin siya sa sitwasyon naming dalawa. Yun nga, minsan sinasama ko siya sa vlog pero hindi nyo alam kung ano ba siya sa akin, di ba? Yung ganong feeling, tsaka ayoko yung feeling na nagtatampo siya sa akin. Yung ayoko yung dadating yung time na magkikim-kim siya ng sama ng loob sa akin, di ba? Ayoko na nang may sinisikreto, guys. Di ba? Alam nyo naman yun. Kasi ako sa vlog ko, lahat open ako eh. Open ako sa lahat ng sasabihin ko sa ganito. Kahit off-cam, open. Lahat ng off-cam ko, sinasabi ko na rin on kami. Kaya ngayon, guys, siguro, ito na yung pinakatamang araw siguro para malaman yung lahat, guys. Ang sikreto ko, guys, may anak na ako bago pa si Caleb at si Jarins yun. Alam mo, sa totoo lang, Jonah, ramdam na ramdam kita rito sa part na to. Ito yung tipong parang may tinik na hinugot sa puso mo. Hindi, parang ano eh, parang masasabi nating buto na malaki na nakatusok sa puso mo na hinugot mismo ng sarili mong anak at ikinasiya ng anak mo to at ikinaluwag ng puso mo at ang ex-girlfriend mo, sisiguraduhin ko, habang inaamin mo to, habang pinapanood mo to, naluluha iyon sa sobrang saya na inamin mo na anak mo si Jarins. Nakakatuwa lang, Jonah, dito ko naramdaman yung sobrang napaka brave mong tao, sobrang tapang mo bilang isang tatay. Pinatunayan mo na isa kang mabuting ama sa mga anak mo, Jonah. Kaya natutuwa ako na ito yung hinihiling ko noon pa simula pa ang start ng Battle of the YouTuber, na yung pagbabago, ito na yung nakikita ko. Kaya
saludong saludo ako sa iyo, Jonah. Isa ako sa mga sumusubaybay sa mga videos mo, silent viewers mo ko, pero ngayon talagang napareaction ako sa video na nilabas mo. Solid talaga. Kaya ito, ituloy pa natin yung sasabihin ni Jonah patungkol nga dito sa kanyang anak. So, sa mga hindi pa nakakilala kay Jaren, yun yung sinasabi ko laging bunso ng Jacob na ayokong sabihin kasi pinoprotektahan ko siya sa mga haters ko, bashers ko. Pero ngayon, alam nyo nang magkakaanak ako si Carla, yun ay si Caleb, diba? So, feeling ko, syempre, bata yun, napapanood na. But yun, si Caleb, binavlog ko, binivideo ko, tapos yan ko siya mapakilala sa inyong lahat, guys. So, yun na nga yung pinaka-sikreto ko, guys, na dapat malaman nyo kasi ayoko nung sa iba, kunyari, meron akong mga kaaway na ganito, ganyan. Tapos, ipopost. Unahan ako sa pagsabi sa mga viewers ko, sa mga solid kabadbos yan, solid bros ko brothers, diba? Ayoko nung ganun na mapipilitan ako na sabihin siya in public, gawa lang sa kanila. Hindi yon. Ang sa akin, nahanap ako ng tamang panahon, tamang oras, tamang araw. Kasi, ayoko dumating yung time na magagalit siya sa akin kasi hindi ko siya pinakilala sa inyong lahat, diba? Alam mo, Jonah, talaga nga, sumasaludo ako sa'yo. Sa una pa lang na binanggit mo na anak mo nga si Jaren, saludo na ako sa'yo dun eh. Tapos, alam nyo mga ka-OFW Bero, hindi niya to pinabayaan simulat sa pool kahit na malayo sa piling niya itong si Jaren. Talagang pinoprotektahan lang naman niya talaga si Jaren. Siyempre, alam nyo na na Dibaling saktan nyo ang damdamin ni Jonah sa mga pinagagagawa niya. Okay lang yun eh. Nabanggit niyang ganyan eh. Pero wag lang ang mga pamilya niya. Kaya nga ito yung sinasabi ni Jonah na pinoprotektahan niya lang unang-una yung anak nga niya na mapabilang. Yung alam niyo yung mahirap yung magpo-post yung mga basher niya. Pero kami bilang isang katapang reactioner ni Minsan, hindi namin dinama yung pamilya ni Jonah Renz. Alam ni Jonah yan, kaya goods kami niyan. Kumbaga nagkakaintindihan kami niyan. Kaya wala kayong maririnig na, "Oy, sus, yung katapang reactioner talagang pati pamilya." Wala kayong maririnig sa amin, JB Tan, Tonyos TV, wala. Kasi sa likod ng camera, nag-uusap-usap din kami niyan na meron talagang kabutihan itong si Jonah Renz ng Brusco Brothers off cam. Sa totoo lang mga ka-OFW Hero, alam nila JB Tan at Tonyos TV yan. Kaya dito, pinapakita niya yung pagiging tunay na ama ni Jonah Renz dito nga kay Jarens. Ngayon, maluwag na maluwag ka na mag-vlog na kasama ang anak mo. At alam namin lahat na hindi mo pinabayaan ni Minsan si Jarens. Ito pa mga ka-OFW Hero, tuloy pa natin. College ako noon, and then may girlfriend ako noon, and then yun nga, nabunti siya 9 years ago, di ba? So 8 years old si Jarens ngayon. Dala ng kabataan, naghiwalay kasi hindi pa matured mag-isip, di ba? Pero okay naman kami nung nanay ni Jarens ngayon, good naman kami. Nagpapadala ko monthly para kay Jarens. Syempre hindi ko siya pinapabayaan. Kahit anong hiling niya, binibigay ko agad. Kunyari, gusto niya ng pagkain na ganito, gusto niya ng gadgets na ganito. Kaya guys, yung birthday niya, di ba, pinopost ko sa Instagram na binibili ko siya ng cellphone. Basta, sinasama ko siya sa picture na kasama kay nanay, tatay ko, nila kuya, nila king, pati ng family ko. Kasi gusto ko, meron kaming picture na pinopost. Kasi, yun nga, baka magtampo siya sa akin. So, syempre, nung nabuti si Commander, sabi ko, siguro, ito na yung tamang panahon para sabihin ko talaga, di ba? Nung kabataan ko pa, ang nag-aalaga sa kanya lagi, nanay ko, tatay ko, family nung ex ko dati, andun siya ngayon eh. So, sa mga nakakaalam, nahalata nung ibang mga solid viewers ko na anak ko si Jaren kasi sobrang spoiled. Kaming tatlo magkakapatid lang talaga, si kuya, ako, tsaka si Kin. Si Jaren lagi sinasabing bunso namin, pero tatlo lang kami magkakapatid. So, hindi ko magpakita sa kanya na mahal ko siya. Kasi nga, alam nyo naman, nag-grind ako para rin sa kanya, sa family ko. Nagbi-video ako kasama Bruce ko, sobrang busy, tapos si Commander. Siyempre, bawal ko pa sabihin dati na may anak na ako kasi may image eh. Yun yung pinoprotekta namin dati, kaya pinapaintindi ng nanay tatay ko ay tsaka ng mga kapatid ko kay Jarens na may yun nga may image ako na dapat ganto ganyan pero si Jarens kaya may isip na eh. Hindi na siya katulad dati kaya gusto ko sabihin na sa inyong lahat na yun nga anak ko si Jarens. Basta ang dami kong pagkukulang sa kanya, sobrang dami kong pagkukulang kaya ngayon babawi na ako sa kanya ng sa lahat-lahat. Syempre mas importante pa rin yung nakakasama mo siya, 'di ba? Kahit nag-aaral siya, kahit ang hirap nung sitwasyon namin ngayon, pero mas mahirap pa rin yung dati kasi ngayon medyo may pera na tayo, medyo kahit anong gawin ko, kahit anong galing
dala namin, may bibili ko siya ng kahit anong gusto niya, di ba? So yun nga, last week, nag-aabang siya nung ano, video sa cellphone niya, yung YouTube channel ko, inaabang niya dun yung vlog ko, yun nga eto. Kasi sabi ko, Jaris, papakilala na kayo ni daddy, ganito ganyan, abangan mo ha. So nag-aabang siya, may picture siya na nag-aabang. Kaya ako, pero natouch ako na inaabangan niya talaga, kaya ako, kasi alam niyo pa, hindi pa talaga ako ready, pero gusto kong sabihin na to, para may magka-banding na kami ng napakadami. Kasi hindi pa talaga ako ready, pero gagawin ko yung best ko na maging the best na daddy para kay Jaris, syempre tsaka kay Caleb. So ayan nga no, Jonah Renz ng Brusco Brothers, meron ka ng number one fans, tandaan mo yan, meron ka ng number one fans, at yan ay syempre si Jaris. At kaya syempre iniintayin namin ang iyong pagbabago, dahil alam mo na laging nanonood sa'yo si Jaris. Kung ayaw mong maging katulad mo sa kung anong ginagawa mo dito sa social media, eh bawas-bawasan mo na bilang isang bad boy, gawin mo ng good boy, para paglaki ni Jaris, eh talagang good boy si Jaris. Kung paano mo siya palakihin personally, eh ganun din siya lalaki, hanggang sa pagtanda niya, ma-adapt niya kung ano yung mga kabutihan na ginagawa mo para sa kanya. Kaya sa'yo ko lang natutunan ang katagang kung merong problema, hindi dapat tinatakasan yan, dapat hinaharap yan. Kaya sumasaludo ako sa'yo, at alam ko mga ka-OFW hero, marami ang nakarelate dito sa story ni Jonah Renz ng Brusco Brothers. Pero lagi niyong tatandaan, kung magkaganito man kayo, wag na wag niyong pababayaan ang mga anak niyo, dahil walang kinalaman yan sa kung anong klaseng pagtatalo ang meron kayo bilang isang magpartner. Tandaan nyo yan, dahil kawawa naman yan pagka pinabayaan nyo yan. So paano mga ka-OFW Bero, hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo sa maikling content natin dito nga kaya Jonah Renz. At syempre sabay-sabay tayong sumasaludo dito kaya Jonah Renz. Talagang napakabuti bilang isang ama, talagang pinatunayan niya ang pagiging niya malakas bilang isang ama. At paano, hanggang dito lang mga ka-OFW Bero, peace out, salute!